Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa corporation accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa preference share. Unlike ordinary share, preference shares have privileges. Ang banggit nga sa kanyang textbook definition, preference share is so called because of the preference granted to shareholders. Normally, dalawa yun. The first one is preference as to dividends. Meaning, kung sakaling kikita ang korporasyon at kanila itong ipapamahagi, unang makakatanggap si preference bago pa si ordinary. The second one is preference as to net assets when the corporation entered into liquidation. Meaning, kung sakaling magsasarado na ang korporasyon at isasauli na ang mga investments, unang makakatanggap si preference bago pa si ordinary. Other than that, maaari pang magkaroon ng additional features itong preference share. At yun yung mas pag-uusapan natin today. We are going to talk about callable preference share, convertible preference share, and redeemable preference share. Magsimula tayo dito sa callable. Okay? Callable preference share is one which can be called in for redemption at a specified price at the option of the corporation. Liwanagin natin. Ang sabi kasi, callable. Ano bang ibig sabihin yan? Di ba callable from the word call? Tumatawag. Okay, halimbawa, meron kang mahal sa buhay, tinawagan mo, so nagpo-call ka. Or isang tao na umalis, di ba? Naisipan mong pabalikin, so ano gagawin mo? Tatawagan mo. Uy, balik ka dito. Same lang din naman ang ibig sabihin ng word na call or callable sa concept na ito. Merong something na nawala, tinatawag mo pabalik. Okay? So again, liwanagin pa natin. Di ba kapag ka nagbebenta ka ng shares, you issue it, so nawalan ka ng preference share kasi nasa kanila, nasa kay shareholder. Then later on, tatawagin mo. Meaning, pinapabalik mo. Okay? Yun yung callable. Kaya nga ang sabi dito, okay? Can be called in for redemption. Pinapabalik mo. Okay? Ang nag-initiate ng pagbabalik ay hindi siya. But rather, ikaw, korporasyon, ikaw ang tumawag. Di ba normally kung sino yung tumawag, siya yung may kailangan, so siya yung nagpapabalik. Okay, again, callable preference share, merong redemption na ang gumawa. Okay, option natin ng corporation. Pero syempre, dahil nung ibinenta mo siya, merong ibinayad si shareholder, the moment na tatawagin mo siya for redemption, malamang magbabayad ka rin at a certain price. Yeah? At a specified price. Okay? Mamaya, mas liwanagin pa natin siya sa kanyang mga accounting issues, sa mga journal entries. Ngayon, idagdag lang natin dito that sa callable preference share, yung kanyang feature, there is no specified redemption date. Meaning, alam ni shareholder from the very start, yung kanyang investment ay maaaring tawagin pabalik. Hindi niya nga lang alam kung kailan. Hindi din pinag-usapan kung kailan. So meaning, kung gustuhin ni corporation na tawagin siya pabalik, therefore maaari niyang gawin yun. Maliwanag yun sa kanilang dalawa kasi doon palang sa bentahan, sa issuance of preference share, sinabi na. Okay, so again, there is no specified redemption date here. Okay, and the classification of callable preference share is really an equity instrument. Kumbaga parang yung normal talaga na preference share na equity, na bahagi ng equity. Same goes through with this one. Okay, kasi totoo naman talaga na ang binenta mo yung equity, preference share nga eh. Okay, mamaya mas mauunawaan natin, bali ko kumpara natin itong significance, bakit kailangan identify kung anong klase ng element yan, kung anong klaseng instrument yan. Kasi mamaya meron tayong comparison dito sa redeemable preference share. Okay, so let's move on. Accounting issues for callable preference share. Ano ba ang entry kung sakaling binenta mo siya? Napakasimple. You are going to debit cash for whatever amount, okay, that you issue, the issue price. Then your credit preference share always at par and credit share premium dash preference kung sakaling may excess dun sa issue price comparing with the par value. May parang normal lang na nagbebenta ka nga ng preference share. Now let's move on. Paano kung sakaling dumating na yung call? Nire-redeem mo na. Again, ikaw ang nag-initiate nan. So what will be the entry? It depends on two different scenario. Okay? If higher than the issue price, meaning, nung tinawag mo siya, ang ibinayad mo ay mas mataas kaysa kung magkano mo siya original ibinenta. Okay? Di ba parang sa pagkakataong yun, luhang lugi ka?
Kasi binibili mo ulit, kinokol mo sila ng mas mataas kaysa kung magkano mo ibinenta. Okay, magkakaroon ba dito ng gain or loss? The answer is wala. Bakit wala? Kasi nga, part ito ng equity, what's the rule? Diba? When you become part of equity, you cannot go out. Walang gain or loss, recycled lang within the equity. Lipat-lipat lang. So, tingnan natin ang magiging entry. Kung sakaling higher than the issue price, malamang yung nalitash. Kasi nung kinocall mo siya, nung nire-redeem mo siya, nababayad ka ng pera. Okay? I-debit mo yung preference share. Kasi nga, natural, yung inisyo mo tinatawag mo, sumawawala na to, kaya siya nakadebit. Kung sakaling merong share premium arising from that issuance, i-debit mo rin yun. So, magkasabay mo silang tatanggalin. Okay? At dahil nga, higit na mas mataas ito sa issue price, okay? Maaaring magkaroon pa ng balance na retained earnings kung sakaling ilang. So, again, kung sakaling mas mataas, ganito po yun, mawawala kasi preference, mawawalan ka ng cash kasi natural, ganun na nga. Diba? Ngayon, may hierarchy yan kung saan mo ilalagay yung balance nung excess na ibinayad mo. Una ay dun sa issue ones. Okay, malay mo, nabenta mo naman siya 130, ang par value 100. Okay? Nung nire-redeem mo, 125 lang. Mas mataas pa din naman sa par value. So, therefore, ang mababawasan lang dun yung share premium preference. Pero kung sakaling higit na mas mataas talaga sa overall issue ones, therefore, madadamay sa second priority itong retained earnings. Halimbawa, 150 mo, kinocall. So, 130 mo lang ibinenta. So, therefore, yung 20 na excess, okay, will go to retained earnings. Kung 100 yung par value, yung 30, okay, sa share premium preference, at yung 20 sa retained earnings. So, sana maliwanag po yun. Okay? Tumuloy pa tayo. Paano naman kung sakaling nung kinocall back mo siya, okay, mas mababa sa issue price ang ibinayad mo. Ibinenta mo 130, pero tinatawag mo na lang, let's say 90, parang ganun, okay? So, what will happen? Okay? So, the preference share will be debited pa rin, okay, sa kung magkano ang kanyang par value, kasi that's the rule, di ba? Okay? Par value pa rin yan. At kung magkano man ang ibinayad mo, that will be credited to cash. At kung sakali nga na mayroong excess, lower than the par value ang ibinayad mo pagkukol, okay, that will be credited to share premium. Hindi pa pwedeng gain. Kasi nga, again, it is an equity instrument. Lahat ng mangyayari, ikot-ikot lamang within the equity. Okay, sana maliwanag ang callable preference share. Now, let's move on with the second one. At para mas ma-appreciate, we compare them. Okay? With the redeemable preference share. Ano yung kanyang mga features? Una, there is a mandatory redemption by the issuer for fixed or determinable future time. Okay? So, hindi katulad nung kanina. Kung kailan maisipan ng korporasyon, doon maaaring tawagin. Doon may pwedeng i-call. Meaning, walang specified time. Samantalang sa redeemable, yun yung kanyang pangalan naman, ano, hindi callable. Even though sa inyong concept, tinatawag pabalik or gumabalik sa corporation, dito naman nire-redeem. Di ba pag nire-redeem mo, meron ka din kinukuha. Okay? So, something like that. So, again, ang difference nila, sa redeemable, specified kung kailan yung mangyayari. And the redemption is what? Mandatory. Talagang sa simula't sa pool, nung mag-usap kayo, alam nyong magsasaulian. Okay? Moreover, it gives the holder the right to require the issuer to redeem the instrument for a fixed or determinable future time. Okay? So dun sa una, sigurado talaga, okay, na matatapos, na isasauli, mariredeem yung preference share. Dito naman sa pangalawa, hina-highlight pa na it is the right, there is a right, okay, coming from the holder, okay, to require the issuer to redeem. Meaning, dito kasi, sa una, si corporation yung tatawag. Kung gustuhin niya or hindi, bahala siya. Okay, so pwede niyang tawagin, pwede hindi, pwede habang buhay na nasa sayo. Okay, hindi mo siya makukumpel na i-redeem mo na to, i-call mo na yung share, so walang ganon. Unlike dito sa redeemable preference share, talagang pwedeng i-require, okay, nung bumili, yung corporation na talagang ibalik ito, okay? So again, it gives the holder the right to require the issuer to redeem the instrument for a fixed or determinable future time. Yan. At dahil doon sa ganong scenario, doon sa kanyang laman na yun, doon sa features na yun, it becomes now not an equity instrument, but rather debt instrument. Okay? Again, nandito na yung theory or concept ng substance over form. I mean, iba by form,
siya ay preference share, equity. Diba? Dapat siya equity. Ang itsura niya equity. Yun yung kanyang form. Pero yung kanyang substance, because of these features, hindi na siya naging equity instrument, but rather siya ay debt instrument. Ano ba nga ulit yung debt instrument, utang? One of its characteristics is that meron siyang hangganan, meron siyang maturity, meron, matatapos siya. Ito bang redeemable preference share talagang matatapos? Yes! Okay, kasi nga, maaaring specify, mandatory kung kailan siya i-redeem. Or, kung gugustuhin, kumbaga, hindi na ako kung gugustuhin, ano, kumbaga, yung inyong binentahan, talagang may karapatan siya, meron siyang kakayahan na i-redeem yun. Okay, na talagang ipabayad, ipabalik sa'yo. Okay? So, dahil dun, wala kang unconditional right, meaning hindi sa'yo yung decision, kundi nasa sa kanila. Kaya talagang maaaring matapos sa point of view mo. Okay, that's why, hindi na siya equity, but rather siya ay debt instrument na. Yung kanyang substance ay higit kaysa dun sa kanyang form. Okay? So again, that's the difference between callable and redeemable. Okay? It is a debt instrument. Okay? While the other one is equity instrument kasi nga dito, ikaw ang may decision. Dito, sila naman. Okay? Now, how do we classify kung sakaling siya ay debt instrument? Kasi alam naman natin na ang liability can be current or non-current. The answer is it depends. Okay? Kasi nga, pwedeng current or non-current dun sa redemption day. Kasi alam naman natin kung kailan siya pwede mangyari. Kung within one year at the end of the reporting period, therefore, it can be current. Kung sakaling wala doon or masyadong matagal pa, okay? It can be what? Non-current liability. Okay, let's move on. Dahil din doon, whenever you redeem, okay, when there is a redemption, gain or loss may arise. Ang ibig sabihin, diba sabi sa accounting, whenever there are recognition of asset or liability, gain or loss may arise. Unlike dito, when you call, may gain or loss ba? Wala. Kasi sila yung equity. Samantalang dito, when you redeem, there may be a gain or loss. Kasi hindi naman siya equity, but rather siya nga ay liability. Sana nare-relate lahat ng yan. Kasi if you get the rule, okay, na siya debt instrument, automatically damay-damay na yan. Alam mong magiging current or non-current, alam mong may pwedeng magiging or loss kapag ka nawala sa'yo, kapag ka niredeem na, at yung tahok ng huli, maaaring mag-recognize ng interest kasi nga yan ay utang. Okay? So now, dumiretso pa tayo. Lagyan natin ang entry, yung kanyang mga accounting issues. Una, issuance. Paano kung sakaling ibenenta mo yung preference share? You are going to debit cash and you are going to credit redeemable preference share. You observe. Hindi lumabas yung account item na share premium, but rather magkakasama lahat sa isang account item na redeemable preference share. The reason is simple. Kasi nga, hindi naman siya equity, but rather, it is entirely a liability. That's why magkakasama yan sa isang account item na redeemable preference share. So yung alam mong konsepto sa accounting for equity shares, di ba? Sa preference share, iibahin mo ng konti kapag ka redeemable preference share dahil nga siya yung liability. Okay? Hindi na yung tipong, it is always measured at par, hindi. Okay? Maaaring magkasama-sama lahat dyan dahil nga siya naman ay hindi equity, but rather siya yung liability. Okay? Let's move on. Di ba normally, okay, kapag ka nag-invest ka sa shares, nakakatanggap ng dividends. Okay? Sa case na ito, kung sakaling callable, maaaring din naman makatanggap ng dividends in between bago siya tawagin. Ay di, wala naman siyang accounting issue kung sakaling may dividends dahil nga siya naman talaga ay equity instrument. Karapatan niya yun. Unlike this one, dahil siya yung liability, kung sakaling makatanggap siya ng dividends, hindi talaga siya yung dividends. Or I mean, kung sakaling magbayad siya ng dividends, okay, kung sakaling magbayad siya ng dividends, hindi naman talaga siya naglalabas ng hindi siya reduction of retained earnings, okay, something like that. But rather, dahil nga liability ito, kung nagbabayad tayo ng dividends, okay, it is an interest on our side. So that's why we are going to debit interest expense and credit cash. Unlike nga ulit, correct wala ng kaunti yan, kasi tayo nga pala si corporation. Dito sa case na to, kapag ka tayo ay nagbibigay ng dividends, normal lang. Debit retained earnings and credit cash. Okay? Kasi doon nga nanggagaling yung dividendo. Sa case na to kasi, dividendo man ang itsura niyan. Okay? Hindi pwedeng retained earnings ang i-debit kasi liability yung basis, pwedeng magkaroon ng interest expense. Yung kalakpalit ng dividends. So, babaguhin mo yung alam mo talaga. Okay? Moreover, kahit hindi magbigay ng dividends,
Dahil nga yan ay utang, at kung sakaling mahaba ang panahon ng utang, okay, talagang mayroong interest yan. There may be an implicit interest rate. Okay? At yung kanyang implicit interest, i-record mo pa rin as an interest expense and credit kung sakaling hindi papayad as an accrued interest. At kung babayaran mo, okay, dahil nga utang talaga siya, you are going to debit this accrued interest and you are going to credit cash. So what's the moral of the story? Dahil nga yan ay utang, okay, automatically meron niyang interest. Maaaring ang itsura niya ay dividends, pero interest talaga yan. Or kung sakaling hindi matidong pamigay, dahil nga yan ay utang, automatically may interest talaga siya. Okay, kikwentahin mo yun, yung implicit interest doon. Lastly, paano naman kung sakaling dumating na yung redemption date? Ay di parang nagbabayad ka talaga nga ng utang, i-debit mo yung redeemable preference share kasi mawawala na siya, magkikredit ka ng cash kung magkano man ang ibinayad mo, and gain or loss may arise. Let's say yung loss, so naroon po, nakadebit yung loss on redemption. Kung sakaling namang gain, mas maliit ang ibinayad mo kaysa doon sa original issuance, therefore, gain on redemption naman. Okay? Sana po nauunawaan ang pagkakaiba ng callable preference share at redeemable preference share at yung kanilang mga accounting treatment. Now, let's move on with the last one. We have here convertible preference share. Okay? Basahin muna natin yung kanyang definition. Is one which gives the holder the right to exchange the holdings for other securities of the issuing corporation. From the word itself, convertible. Okay? Meaning, meron siyang dating itsura na iiba na. At yun daw nakakahawa. Meaning, si shareholder, maaari talaga niyang palitan yun. Okay? Going to other securities na normally ordinary shares ang ipinapalit. So again, narito yung ating diagram. Dati siyang preference share, nagiging siyang ordinary. Kaya nga, nako-convert. Okay? Ito nga lang. Ang preference share na hawak mo ay totoong equity. Ayan. Kasi nga, hindi naman na-redeem, hindi naman binayaran, pinalitan. O, magkaiba yun. Okay? Equity talaga siya. So, nung kinonvert mo, equity pa din. Ayan. So, ngayon, babalik ka ulit dun sa general rule sa equity. Na walang gain or loss dyan, lipat-lipat lang. Okay? Now, bago pa tayo pumunta sa mga entries, ano ba yung dahilan? Bakit gugustuhin ng isang preference shareholder na magpa-convert? Okay? Di ba may mga preference na nga siya? Bakit gusto niya maging ordinary lamang? Eh kasi, ang preference share, lalo na kung non-cumulative and non-participating, limited yung kanyang income. I mean, di ba meron lang siyang specific na rate? Kung ano lang yung kanyang preferential rate, yun lang yung kikitain niya. Okay? Samantalang itong si ordinary shareholders, yan, kung sakaling gaganda ang business, kung gaganda ang operation ng corporation, yung lahat ng natitirang income sa kanila napunta. Meaning, okay, si preference shareholders, limited yung income doon sa kanyang preferential rate, walang growth. Samantalang itong si ordinary, kasama siya sa growth. Okay? Kapag nga kumita ng malaki ang corporation, sa kanya lahat. Okay? Eh may mga pagkakataon na itong si corporation, hindi agad nagbebenta ng ordinary share kasi maganda na sila eh. At alam din naman yun ng mga shareholder na hindi madaling bumili ng ordinary share. So therefore, anong ginagawa ni corporation? Nagbebenta muna ng preference share na pwedeng ma-convert. Okay, so ngayon, ako ito, si preference share holder. So bibili ako. Diba ako si shareholder, bibili ako. Then at some future time, kapag ka pwede nang mag-convert, magko-convert ako. Because alam ko, na pwede na akong kumita ng dagdag dahil kasama na ako sa growth. Okay? That is the option of the shareholders. Option nila yan kung mag-convert sila or hindi. Okay, kaya nga sabi nito, yun. It is the holder of the right to exchange kung gusto niya. Okay? Pero may date niya kung kailan pwede mag-convert. Or let's say, halimbawa, after 2 years, after 3 months, or pwede rin naman, bahala sila, basta anytime, parang gano'n. So, depende na nga, kasi nga, ang preference share, pwede nga mag-add on ng different features. Okay? At nandalas kung ano man yun, pag nag-convert, nawawala si preference at napapalitan ng ano? Ng ordinary. Walagyan na po natin ang entry para matapos na to. Okay? First, when you issue what is the entry, hindi na po nabanggit dyan, kasi same-same lang naman. When you issue convertible preference share, you are going to debit cash for the issue price, credit preference share at par value since that is an equity instrument too, and credit share premium dash preference kung sakaling mas mataas ang issue price sa kanyang par value. Okay? Now, lilipas ang panahon, paano kung sakaling ma-convert? Okay? So, we have two scenario.
what if the par value of ordinary shares is lower than the value of the preference shares? Okay? Meaning, okay, yung makukuha na shareholders, yung ibibigay mo, mas mababa yung value. Okay? So what will be the entry? I mean, comparing with the par value. Una, natanggalin mo itong sa preference shares. So you debit preference share and your credit share premium dash preference. Tatanggalin mo siya. Okay, kasi kung mako-convert siya, so mawawala na siya automatic. Okay, mas mataas ito. Di ba, mas mataas itong value ng preference share. Mas mataas yan. Okay, ngayon, ika-credit mo sa ordinary share. Always at par. Oh, that's why, yun pa din yung lalabas dyan. Always at par yan. Dahil nga, mas mataas ito kaysa dun. Kasi hindi nga, doon natin ito nakumpara sa par value ng ordinary share. What will happen? Share premium dash ordinary will arise. Sa madaling salita, yung kasobrahan nung kino-convert mo, okay? Yung kasobrahan niya pupunta sa share premium ni ordinary nung kanyang nilipatan. O, sana po maliwanag yun. Okay? Kasi nga, ikot-ikot lang naman. Lastly, paano naman kung sakaling ganito yung scenario? The par value of the ordinary shares is higher than the value of the preference share. Meaning yung lilipatan, mas mataas talaga kaysa dun sa ano mo, dun sa binili mo. Okay? Dun sa convertible preference share mo. What will happen? Okay? So you are going to debit preference share and share premium preference. Natural, di ba? Ito nga yun, nung inisyo sa'yo. Eh dahil mawawala na sila, i-debit mo yan. Eh nagkataon, mas mababa naman ito kaysa dun sa par value ng ordinary share. So what will happen? Hindi yan mababalansi. Bawal magpakita ng loss, therefore, ang gagamitin natin ay ano, okay? Debit retained earnings. Okay, pero kung sakali naman na hindi naaabot sa retained earnings hanggang doon lamang sa share premium, therefore, so be it. Okay, basta ang punto natin, okay? Whether higher or lower than the value of the preference share, wala talagang gain or loss na lalabas kasi nga, okay, all of them are equity. Ayan. So, tapos na pong pag-usapan yung tatlong klase ng preference share. Callable, na equity instrument, kaibahan, itong redeemable, na liability, o debt instrument, and convertible preference share. Maaari ba bang magkaroon ng ibang preference share? Sa tingin ko ay pwede po. Dahil nga yan ay additional features na maaaring gawin ng corporation. Sila nang bahalang mag-draft kung ano ang magiging content ng isang preference shares. Okay, pero sa ngayon, yun lang ang ating pinag-usapan. Kung sakaling meron kang natutunan, pwede nyo pong ilike itong video discussion na to. Pero kung gusto mo pang mas may matutunan sa corporation accounting, nandito pa yung iba naming mga discussion maaaring mga panood. So yun lamang at maraming.